Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. Alito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for August 7, 2024. Please be reminded kung nakaresonate kayo, comment down. Kung hindi kayo nakaresonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Pisces, ngayong August 7, 2024. Maraming salamat po sa inyo patuloy na suporta at maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces. Open na po ang inyong Monte Cabay Tarot Reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money, pwedeng general reading na may kasamang love reading po. So message me for schedule. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo Pisces ngayong August 7, 2024. Binaba ko yung kurtina kasi parang nagre-reklamo na yung mata ko. So, sana okay lang ito sa inyo. Kailangan ko kasi mag-ingat para tuloy-tuloy. Okay? Okay. Spirits Guide. Mga ganap po para kay Pisces ngayong August 7, 2024. I need 3 cards po. Okay. Spirits Guide, Angels, Archangels, Guardian Angels. Mensahe niyo po para kay Pisces. I need 2 cards po. Okay, Pisces. Sa mga cross-watcher dito na Cancer, I believe na si Water Signs may nangyari talaga. Okay? And tingnan natin mamaya kay Scorpio. Kasi may ano dito eh, may nakita ko ditong cut off of communication. Okay? Nang dahil sa isang pangyayari na may taong hindi totoo sa inyo. At yun, yung sabi ko sa inyo, may tuso, may hindi tapat, manluloko, may masamang intention sa inyo, may pagsisinungaling, troubles, yan. Yung it might be this is unhealthy competition, rivalry. Pwedeng sa career and money to, na may tao dyan na hindi totoo sa inyo. I consider this naiingit to sa inyo. Kasi kung healthy competition ito, rivalry, ang sayan yan. Yung sports lang, ganon. Pero kung may masamang intention to sa inyo eh. Isa tong tusong tao. Naiingit to sa inyo. I consider naiingit to sa inyo. Iba tong mag-trip ha. Butit natuklasan nyo na hindi siya totoo sa inyo. Natuklasan nyo to.
Tapos, kung sa love life man ito, pwedeng naalala to or nangyari to ngayon regarding sa third party situation. Kasi mag-ingat po kasi may pagsisinungaling, trouble, danger. Pwedeng temptation ito, tungkol ito sa temptation. Okay, na-tempt kayo or may concern ka sa isang tao na nangloko sa inyo kasi may malapit siya sa temptation. Yung na-tempt talaga siya. Okay? So, this is your concern. So, yun. Actually, binigyan mo ito ng action eh. Oo. Cut off of communication. Most of you, nakita ko dito. Ito yung pinili nyo. Kesa magkaroon ng toxic connection, di ba? So, yung nakita kong solusyon nyo dito, which is ginawa nyo, is nagkaroon ng cut off of communication. Okay? And, yes, this is movement. This is transition. Pwedeng umalis ka. Pwedeng nag-move forward ka. Pwedeng literal talaga na umalis ka. Pwedeng nagbakasyon ka, umuwi ka para magbakasyon. Pwedeng lumipat ka talaga para umiwas sa toxic traits. Okay? And, actually, kung nagkaroon ng cut off communication, may nakita pa rin akong care dito eh. Kasi, part kayo sa water signs. Likas sa inyo na mabait. Yung, kahit may ginawa na yung tao sa inyo na masama or masakit, hindi nagdadalawang isip na saktan ka, kayo, kindness pa rin yung binigay sa inyo. Yes, may galit, pero nag-alala ka pa rin. Ganon. Kaya bagay sa inyo talaga, Pisces, na magkaroon ng pamilya or bagay talaga sa inyo maging parents kasi very ingat kayo, mapag-alaga, mabait. Yung pasensya is sobrang haba, maunawain. Likas na yan sa inyo kasi belong kayo sa water signs. Ugali nyo na talaga yan. Okay? And don't worry kasi may blessings po dito si Archangel Raphael. Oo. Kasi siya ay isang nagbibigay ng healing, nagbibigay ng blessings which is healing, therapy. Give your cares and worries to us angels and allow to take your burdens. Isuko nyo lahat yung worries nyo, yung pag-alala nyo kay God, sa angels, and allow yourself also na to help yourself na isuko nyo lahat yung bigat na nararamdaman nyo para pagkatapos nyan, diba lagi ko yan sinasabi sa inyo na magkaroon ng acceptance, embrace, surrender, let go and move forward kasi para magkaroon ng healing. Healing process is, it takes a long time pero at least sa simulan na. Okay? At least tanggap nyo na ang mga nangyari. Okay? So yun yung sabi ni Archangel Raphael. And sabi po ni Archangel Raziel dito, I am bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. So, I consider this na maghingi kayo ng divine assistance. Isuko nyo lahat kay God. Actually, may binigay na mensahe dito. Oo, sign si Archangel Raziel. So, connect to your intuition also. Okay? Yun. I hope okay lang sa inyong screen ha kasi parang hindi na healthy sa akin yung masyadong, anong tawag dito? Yung light. Pinababa ko yung cortina. So, yun. Spirits guide. Energy po ni Pisces ngayong August 7, 2024. And the clarification of this card po. Okay.
Panoorin niyo po yung last 4 days ka by tarot reading para hindi kayo maguluhan or malito. Oo. Kung may nakita kayong repeating message or narinig kayong repeating message dito man or sa last 4 days ka by tarot reading, bigyan niyo talaga yan ng attention. Kung maaari po, bigyan niyo po ng action what I meant is bigyan niyo ng attention. Tapos bigyan niyo po ng solusyon at aksyon. 'Yun. Kasi may naulit dito, no, like for example, naulit kahapon. Tapos ngayon naulit na naman. So some of you Pisces, hindi pa ginawan ang aksyon. Pinupush kayo ng card niya, gawin mo to, Pisces, na mag-ingat kayo, maggawa kayo ng plano. Yung mga advice dito para matulungan ang inyong sarili. Yan. So, again, calling the attention sa mga suki ko dito na Pisces, open na po inyong Monthly Kabay Tarot reading for August 2024. Pwedeng nakafocus sa career and money po, or pwedeng nakafocus sa pwedeng general reading na may kasamang love reading. Okay? So, message me for schedule. Maraming salamat po. Okay? So, your energy is may biyahe nga. Dalawang card na nagsabi dito ha, may biyahe. Okay? Okay. Actually, sa biyahe, may makilala kang mabuting tao na maging masaya ka sa kanya. Pwedeng bagong kaibigan ito. Or pwedeng kaibigan mo na napatunayan niya sa iyo na siya ay tapat sa iyo. Ganun. Tapos, pwede din may kausap kayo na pwedeng bata pa to sa inyo eh, or isang literal talaga na bata na kinausap mo kung ano yung plano niya sa buhay, kung ano yung course niya. Like for example, kung ano yung course niya sa college, ganun. Kung ano yung gusto niyang trabaho, kausap mo siya. May parating din na good news po sa inyo sa araw na ito. Oo, pwedeng through email, text, phone call, or direct na sinabi sa inyo. Actually, isa tong opportunity itong good news na ito, na magiging excited ka. Kitang kita ko dito. So this is the clarification of your card here, di ba, na may biyahe. Pwede din may dumating na opportunity na binigyan mo ng agarang action, which is sinabi ko rin dito. So kung excited kayo sa opportunity na ito, sabi po ng card niyo po dito, kailangan niyo daw i-prioritize yung task na may time management para hindi daw kayo ma-burn out, sabi po ng card nyo. And just make sure you can deliver on your promises kasi may promise dito Okay? Yun, sana na-explain ko ng mabuti. Okay. Okay. Pwede din ha na may concern kayo sa immature na tao. Okay. So, pwede din na may pasaway dito na immature na tao. Pwede din na parang nilarush mo. Excited ka kasi dito sa opportunity So, ang paalala po ng card niyo po dito na huwag niyo po daw i-rush. Kasi kitang kita ko dito sa sobrang excitement niyo, sobrang bilis ng ganap. So, if you want to see the results, build concrete plan without rushing. Okay? Yun. Enjoy nyo lang po yung process. Spirit's Guide. Career and money po ni Pisces ngayong August 7, 2024. Tumulon talaga, no? And the clarification of this card po. Okay. Pwede yung opportunity ha, nahirapan kayo sa paggawa ng desisyon.
ako, sabi po ng card niyo po dito, huwag po daw kayo maniwala sa chismis. Instead, magtiwala sa inyong sarili. Wag, kasi may naniwala kayo sa isang chismis or sa isang information na hindi naman totoo. So, check nyo po. Okay? Pisces, tapos... Okay, labanan nyo po, maging matapang. Okay? And kasi nakita ko dito na... Nagkaroon ng delay or blockages. May nakita ko dito ma-pride na tao. Oo. May nakita rin ako ditong concern. Dalawang card na ha, nagsabi dito. Dito kanina, ba? Diba? May concern dito na ayaw makinig sa inyo. Maarahil ito yung tao na sinasabi ko sa inyo kanina pa. Oo. Parang na-hurt kayo or... bothered kayo, nasaktan kayo. Pero may information ha na naniwala daw kayo. Pero i-check nyo. I-check nyo kung totoo ba yan or hindi. Kasi ang sabi po dito is, hindi totoo. Naniwala kayo tapos napahinaan kayo ng loob. Yun pala, kung nalaman nyo ito, yung information na nawalan kayo ng confidence, napahinaan kayo, hindi pala siya totoo. So, sayang naman. So, alamin nyo the... yung katotohanan. Okay? Tapos, ang nakita kong solusyon po dito sa isang tao na ayaw makinig sa inyo, na nasaktan kayo, confrontation po. Para, yung harapin nyo to clear up any hurt feelings kasi nasaktan kayo sa ginawa niya eh. Okay? It might be this is na-mention ko kanina na may unhealthy rivalry sa inyong career and money. And nawalan kayo ng gana eh sa mga nangyari. Nakita ko dito, Pisces. Pwede din na yun, paalala lang po, Pisces ha, baka makatulong. Kung may problema po kayo sa love life, huwag niyo po doon idamay ang career and money niyo. Okay? Kasi kung ma-resolve yung magbigyan ng solusyon ang inyong love life, may problema pa sa career and money. So, mas mabuting kung problema man, for example dito ha, kung wala pa kasi yung love reading, okay? Kung may problema po sa love life, huwag talaga. Kasi kung magkakaroon ng solusyon sa love life, at least okay pa yung iba, di ba? So, yun. Kasi nakikita ko dito na wala kayong parang pagwawalang kilos. Nawala ng interest. Pwede din nawalan kayo ng interest or dismayado kayo sa posisyon nyo sa inyong career ngayon. Ang sabi po ng card dito, same pa rin. Oo, to heal yourself. Tapos i-remind mo daw yung sarili mo na ano yung dahilan kung bakit andyan ka. To grow. Inspired, alalahan mo yung inspirasyon mo sa buhay para mas ma-motivate ka. I believe sa love life din to eh. Naapektuhan yung career and money. So tingnan natin mamaya. Kailangan ka sa dito. Oo, na maging willing kang mag-move on from the past para bumukas yung new door sa inyo. Okay? Pagod ka sa kakaisip. Malalim ang iniisip mo. Nire-restrict mo yung sarili mo, parang ayaw mo may kausap dito. Pwede din na may opportunity, di ba? May binigay na opportunity dito na na-excite ka, na kailangan na hindi rush. So, sinabi rin dito. Okay? Kailangan mong pag-isipan ng mabuti itong binigay na opportunity. Bago tanggapin ito. Okay? So, yun. Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Pisces ngayong August 7, 2024.
Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa suporta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. May lumabas dyan sa screen nyo ngayon, panoorin nyo po at sundin ang instruction. Okay. May bigla ang pagbabago. Pwedeng bigla ang pagbabago sa ugali, sa emotion, yes, sa nararamdaman mo, sa sitwasyon mo ngayon, na nabigla ka, nanibago ka. Mm-hmm. May nakita rin ako ditong may sikreto na parating which may be shocking. Pero naging handa ka dito eh. Oo, may bigla ang pagbabago talaga sa sarili mo ngayon, sa connection sa isang tao. A sudden change na hindi ka takot mag-let go, pwedeng i-let go tong taong ito or let go yung nararamdaman mong emotions. Kasi ang sabi dito, allow yourself to take off these burdens para mawala na yan. Tinutulungan mo yung sarili mo. Actually, itong pagbabago na ito, makakasuporta sa inyong growth po and expansion. So always expect the unexpected, okay? So that is your reading, Pisces. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.